abala ang mga tao sa opisina ni Andre sapagkat minamadali nila ang bawat detalye ng kanyang proyekto. Nang makita ni Andre itong si Tony ay agad siyang humingi ng kape dito, ngunit ipinaalala naman sa kanya ni Cedric na hindi na nga raw niya ito sekretary pa. Samantala, inatasan naman niya itong si Camille na kausapin si Mr. Mercado upang makakuha nga siya ng appointment dito. Tangka na sanang sasamahan ni Cedric itong si Camille, ngunit pinigil siya ni Andre. Ayon sa kanya, may pag-uusapan daw silang mahalagang bagay. Samantala, nagkausap naman ang mag-inang Paula at Colleen via video call. At dito ngay naalala ni Paula na ayain ng kanyang nanay sa birthday nga ng kanyang tita Belia. Ngunit agad itong tumanggi sapagkat tila ba'y hindi pa nga ito talaga nakaka-move on sa pangaagaw na ginawa ni Belia sa kanyang dating asawa na si Aljo. Wika nga ni Paula ay hindi raw ganun kadali yon. Ngunit pagpilit naman ni Colleen ay nais daw niyang magkaayos silang dalawa sana sapagkat mabait naman daw ang trato sa kanya ni Belia. Sa kabilang banda ay napag-usapan nga rin nilang mag-ina na pagbutihan daw di umano ni Colleen ang kanyang pag-aaral sapagkat maaari nga rin daw siyang maging cum laude tulad nga ni Kelvin. Ngunit ayon naman dito kay Colleen ay ayaw daw niya ng kompetisyon. Ngunit sabi naman sa kanya ng kanyang nanay ay maganda raw yun sapagkat healthy competition nga raw ito. Matapos ang mahabang diskusyon na ng mag-ina ay tila ba napagbigyan na nga ni Paula ang kanyang anak sapagkat makaraan lamang ang ilang sandali ay makikita nga natin na magkakasama itong tatlo at saka si Colleen. Sa pagkakataong ito'y kinantahan pa nga nila ng happy birthday itong si Belia at may pabigay pa na bulaklak itong si Aljo. Kaya naman hindi maipinta ang pagmumukha ni Paula habang tinititigan nga na sweet itong dalawa. Agad naman na nagtanong itong si Colleen sa kanyang tita Belia kung ano nga raw ang birthday wish nito. Ayon naman dito sa isa ay ang magkaroon nga daw sila ng anak ni Aljo. Sinubukan nga ni Paula na deadmahin ang mga sinasabi ni Belia pero bigla siyang tinawag nito at sinabing napakaswerte nga raw niya sa pagkakaroon ng isang maganda, mabait at napakasweet na anak. Kaya naman magta-try and try lamang daw sila ni Aljo until you die, dugtong naman ni Paula. Sabay tawa nga ng napakalakas, talagang hindi mapipigil ni Paula ang sakit na kanyang nararamdaman kaya dinadaan na lamang niya sa mga pabirong pagkakataon. Matapos nga ang kanilang pagkikita ay agad naman na dumiretso pa uwi itong si Paula sa kanilang tahanan at mababatid nga sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan. Pagpasok nga nito sa kanilang bahay ay agad itong dumiretso sa kanilang kusina upang kumuha ng maiinom na tubig at dito nga'y umupo siya sa harap ng kanilang mesa. Paghawak niya nga sa kanyang telepono ay nakita niya ang larawan ng kanyang dating asawa at ang kinakasama nito na si Belia. Labis talaga ang sakit at kirot na kanyang nadarama. Tumayo ito sa harap ng isang salamin, kinapa ang kanyang baywang, hinawakan ng malalaking braso at tinignan kung gaano nakalaki ang kanyang damit. Sabay tingin nga sa salamin at tila ba'y nag-iisip kung ito nga bang naging dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang dating asawa. Kung kayo po ay isa sa mga kaibigan ni Paula, ano naman ang inyong maipapayo sa kanya? Maaaring isulat nyo lamang po ang inyong opinion sa baba upang atin naman pong mapag-usapan. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all!